So una, i-open nyo yung Google Chrome nyo. Tapos, punta kayo sa website na ganito. Yung ano, Mobile Legend Avatar ano. Tapos yung link nito, ilalagay ko na lang yung link, yung direct link niya para mas madali niyo mapuntahan yung website niya. Dito sa website na to, dito niyo may dito kayo makakita ng ano ng mga border na ginaga sa NN. So mamimili ka lang diyan, marami yan, marami kang pagpipilian diyan. Tapos pag nakapili ka na ng ano ng gagamitin mong border, i-click mo lang siya, i-DNN mo lang siya. Tapos diyan mo may magpa-pop up na ganito. Tapos i-click mo lang yung download image. Itong download image. Pagkatapos natin mag-download ng border, i-open naman natin ngayon yung Pinterest natin. Itong Pinterest na to, dito ka makakapag-download ng mga ano, ng mga Mobile Legend na ano, na HD na wallpaper. So click mo lang itong search icon, and then i-search mo yung Mobile Legend. Ayan, kapag pili ka lang dyan kung anong hero yung gusto mong ano, gawing background natin. Ayan, kapag nakapili ka ng ano, ng feature na gagamitin mo, i-click mo lang tatlong tuldok na nakikita mo sa baba. Tapos download image. So pag nakapag-download image na tayo ng ano ng border at saka ng pink na ano ng wallpaper natin na ano gagamitin natin sa picture natin, punta na tayo ngayon sa PicsArt. Yan, pag na-open niyo na yung PicsArt, click niyo tong all photo. And then i-click natin ngayon yung picture na ano na sinave natin na hero. Ayan, pag na-open na natin yung hero image natin, i-add natin ngayon yung border na ginamit, na dinownload natin kanina. Click natin yung add photo, and then yung border na dinownload natin kanina. Ayan, pag na-open mo na yan, set up mo lang siya. Yan. Pag na-add na natin yan, i-add na natin ngayon yung picture natin. Click mo lang yung plus and then add photo. Yan. Kapag may border pa yung ano mo, yung may background pa yung picture mo, i-click mo lang yung ano, yung cutout. Tapos dito sa cutout, dito mo matatanggal yung ano mo, yung background sa picture mo. So pagkatapos mo mga ganyan, ganyan ang kalalabasan niya. Katapos nun, pag nakatout mo na siya, i-set up natin siya. Yan, pag na-set up mo na yan, click mo tong ano, itong opacity, babaan mo lang siya para makita natin yung border sa likod niya. And then, click natin ngayon yung pambura, itong pambura. Burahin natin ngayon yung sobra sa picture niya. Ayan, pag okay na yan, check mo lang siya. And then, ibalik na natin ito sa 100. Pagkatapos natin yun, click natin ngayon yung plus, and then, i-add natin yung ganitong picture. Ayan, pag na-add mo na yung ganyang picture, pwede mo siyang baguhin yung kulay niya. Pag gusto mo baguhin yung kulay, click mo lang itong ano, adjust, and then, HUE. So dito mo mababago mo yung kulay ng ano ng kidlat. Depende na lang sa iyo kung anong kulay yung gagamitin mo. Sa akin ganun pa rin. So pag nabago mo na yung kulay sa gusto mo, check mo lang siya. Tapos i-set up natin siya sa ganito. Yan, pag na-set up mo na yan, click mo lang sa baba. Makikita mo yung ano, yung blend and then screen. Tapos duplicate mo lang siya. Click mo lang to. And then ito. Yan. Pag na-duplicate mo yan, i-rotate mo lang siya. Click mo lang tong flip, rotate. And then ito. Sa setup mo sa kabilang mata.
Yan. Pag nagawa mo na yan, click mo ulit yung kidlat and then duplicate mo siya. Tapos iset up natin yung mga kidlats katulad ng ganito. Gagawa ka na ngayon ng design ng katulad ng ganito. Ayan, pag na-set up na natin sa ganyan, click natin itong check. Pagkatapos natin doon, i-add na natin ngayon yung code name mo sa ML. Click lang natin itong text. And then, lagay natin yung code name natin. Ayan. Tapos, itong road rage na na font style, ilalagay ko na lang yung font file niya sa driver link para maya-add nyo siya sa font list nyo. Kasi ito, dinownload ko pa to sa mga website ng mga font. Tapos, meron akong video na kung paano mag-add na font style. Panood niyo na lang doon. Ilalagay ko na lang yung direct link niya ng video para matuto kayo kung paano mag-add ng ganitong font file. So, pag meron ka ng font file na ganyan, na road rage, i-click lang natin ngayon stroke. Tapos, taas lang natin yung stroke niya, yung kulay black niya na stroke. Yan. Pag nataasan mo na, click natin ngayon yung colors. Tapos, click natin itong gradient. Yung sa baba, okay lang yun na white. Itong nasa taas, i-click natin nasa taas. Tapos, ang kulay na gagamitin natin, kung anong kulay yung ginamit natin sa kidlat, sa thunder image na ginamit natin. Ayan, pag naganyan mo na, pwede mo siyang baguhin, depende sa'yo kung anong babaguhin mo. Ayan, pag nagawa mo na yan, iset up na natin siya sa taas. Ayan, pag naset up na natin yan, punta ka lang sa baba, makikita mo ngayon yung lens flare. Click natin yung lens flare. Click natin. And then, i-click natin itong lens flare na to. Tapos, yan, iset up natin siya sa pangalan. Yan, pag okay na yan, click lang natin itong check. Katapos natin doon, i-add na natin ngayon yung ganitong image. Click lang natin yung add photo, and then i-add natin itong image na ito. Tapos pag na-add mo yan, i-set up mo lang siya sa ganito. Ayan, pag na-set up mo na yan, click lang natin yung pambura. Ayan, pagkatapos natin dyan, check lang natin siya. Tapos, check uli natin siya. Ayan, pag nagawa na natin yan, pupunta na tayo ngayon sa effects. Itong effects. Artistic. Pag nakapunta na kayo sa artistic, i-click lang natin ngayon yung oil painting. Dito, pwede mo siyang i-set up sa 10 or 8. Set up lang natin siya sa 10. Depende yan sa picture kung ano yung babagay sa kanya. Ayan, pag na-set up na natin siya sa 10, click lang natin yung pambura. Tapos, burahin natin yung banda sa mata niya at saka sa bibig at saka yung nasa ilong niya. Ayan, pag na-set up na natin yan, click lang natin check. And then, itong nasa taas, itong nakikita mo nasa taas. Tapos, punta tayo ngayon sa magic. Tapos, moonlight. Click lang natin yung moonlight. Pag na-click na natin yung moonlight, i-click lang natin yung i-double click lang natin yung moonlight. Tapos, lalabas dyan yung ganitong Yan, pag lumabas na yan, click lang natin yung tatlong bilog. Tapos i-set up na lang natin. Yan, pag na-set up na yan, check mo lang siya. Yan, pag na-set up na natin sa ganun,
Pupunta na ngayon tayo sa baba. Makita natin yung mark, yung mask. Click lang natin yan and then click natin yung border. Pag na-click natin yung border, click natin itong border 6. I-double click mo lang siya. Double click mo lang tapos bababaan natin ngayon yung opacity niya. Tapos click natin yung pambura. Burahin natin yung nasa may bandang picture niya. Ayan, pag okay na yan, click lang natin yung check. Tapos check ulit. Ayan, pag okay na yan, natapos na tayo sa ganyan, i-add natin ngayon yung rank icon natin at saka yung MCL icon natin. Ayan, tapos setup lang natin sa ganito. Ayan, pag okay na yan, check lang natin siya. Tapos, punta tayo ngayon sa effects. Artistic ulit. And then, oil painting. Tapos, gawin lang natin siyang 8. Ayan. Pag naging 8 na yan, click lang natin yung pambura. Itong pambura sa taas. Tapos, click mo yung invert. Pag na-click mo yung invert, click mo yung restore. Ang lalagyan lang natin ng restore, yung itong MCL icon at saka yung rank natin. Ayan. Pag nagawa na natin yan, nalagyan natin ng restore, check lang natin siya. Tapos, i-click natin itong nasa taas. Pag nagawa natin yan, nang natapos na tayo doon, click natin ngayon itong effects. Itong FX. And then, HDR. I-setup na lang natin yung HDR niya. Tapos, pag nagsisetup mo na yan, check mo lang itong nasa taas. I-click mo lang to. And then, punta ka sa colors. And then, saturation. Setup mo lang siya. Tapos, click mo lang yung check. So, ito na guys yung finished product natin. Bago matapos ang video na to, magsha-shoutout muna ako sa aking solid supporter na si Joker Gaming YT, kay Starwin Place, kay Hades Cole, kay Laridel Kasi, kay MI Account Only, kay Meds Moto, kay M. Clarin Brigel, kay Jomaragte, at kay Kim Sai KK. So yun lang guys yung ma-shoutout ko. Kung gusto niyo ma-shoutout, mag-comment lang kayo sa latest video ko. Tapos yung mga gusto magpa-edit ng picture na ganito, na yun ako, i-message nyo sa Facebook account ko na Joms Vlog Editor. May kita nyo yung Facebook page ko doon. Tapos isend nyo lang yung mga picture nyo. Tapos yung picture na gagamitin kong hero. Make sure yung isesend yung picture yung malinaw para mas maganda yung kalalabasan. Tapos i-edit ko siya kapag kapag may free time ako. Kahit pa paano, i-gagawin ko para ma-send ko agad sa inyo. Kasi gusto ko kapag nag-send kayo, magagawa ko siya. So yun lang guys, kung may mga tanong din kayo, mag-message lang kayo dun sa Facebook fanpage ko na Joms Vlog Editor. So yun lang guys, salamat.